Nagulo po yung isipan ni Inday, mga kababayan, mula nang tanggalan ng confidential fund. Nawala na po siya, no? Sa focus sa trabaho niya. Pero I think, maski po, ano, may confidential fund o wala, talagang wala po. Nag-resign lang mga kababayan si Inday. Biglang gumanda na yung future ng DepEd. Full of hope ang DepEd ngayon. Pati yung ating mga mag-aaral at saka yung ating mga teachers. Ayan po yung balita ngayon sa Philippine Daily Inquirer. Angara expected to post government aid to teacher students as DepEd chief. Ito pa, Angara says pay hike for public school teachers possible. Yan po ang tunay na DepEd secretary. Iba talaga niya Mr. Maravillas. Pag ang pumahawak sa DepEd, may alam. Tama kayo. Kaya excited na po yung mga taga-DepEd, mga kababayan, na finally, makaupo na po si incoming secretary Angara. Kaya lang, until today, kasi nasa transition pa po, si Inday pa rin po yung nakaupo as DepEd Secretary kasi yung pag-take effect po ng kanyang resignation sa July 19 pa, kung pwede nga lang na i-take over na ngayon na. Kaya lang, talagang ganun po. May transition talaga para po mabigyan ng panahon sa smooth turnover po ng opisina sa incoming DepEd Secretary. But anyway, ibigay ko sa inyo itong napakagandang balita mga kababayan ngayon para sa ating mga teachers at mga mag-aaral. So sabi dito sa balita, Senator Sammy Angara, who is anticipated to take the helm of the Department of Education soon, is foreseen to boost government assistance to teachers and poor but deserving students. Ito talaga yung inihintay ng ating mga guro at saka yung ating mga mag-aaral. Ito po yung hindi pumasok sa isipan ni Inday. Kasi yung isipan ni Inday po, gulong-gulo po ng confidential. Nagulo po yung isipan ni Inday, mga kababayan, mula nang tanggalan ng confidential fund. Nawala na po siya, no? Sa focus sa trabaho niya. Pero I think, maski po, ano, may confidential fund o wala, talagang wala po. Wala man maasahan talaga. Kasi nga po, hindi siya educator. Wala siyang experience po sa edukasyon. Kahit nga po sa good manners, wala. GMRC na nga lang po. Bagsak pa. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Kaya inuulan ka ng mga basings. Sanay na po ako. So sabi rito, the Private Education Assistance Committee or PIAC, a five-member panel headed by the DepEd Secretary, nagsabi po na very optimistic sila about the expansion of initiatives for teachers and students under Angara's leadership. So nandun ang kanilang excitement po sa pag-upo bilang DepEd Secretary ni Sammy Angara. Alam kasi ng ating mga educators na gamay ni Angara po yung trabaho. PIAC is constituted to serve as trustees nitong fund for assistance to private education, isang permanent and irrevocable trust fund. Kaya sabi po ni PIAC Executive Director Doris Fernandez Ferrer, sabik na sila mga kababayan to collaborate closely with Angara to further the mission of the panel para po sa exclusive or inclusive, equitable, and superior educational system. Naniniwala kasi po sila na with Angara bilang DepEd Secretary, mas maraming mga mag-aaral yung matutulungan po through the expansion ng kanilang program.
para po maging ano, accessible ang private education sa ating mga mag-aral. So sabi po ni Ferrer, we are committed to sustaining our mission of alleviating classroom shortages and student overflow in public schools by providing financial support to Filipino learners in private high schools through the government assistance in subsidies or gas programs. So laking tulong po siya, mga kababayan, yung partisipasyon ng mga private schools para hindi masyadong magsiksikan yung ating mga mag-aaral sa mga public schools. Eh, di ba niya, Mr. Marabillas, existing na yan, matagal na, yung subsidy sa mga private schools? Opo, kaya lang, naalala ninyo yung 19,000 yata yon na mga ghost students. Na-discovery po, pati mga kaluluwa, nag-aral. Panahon po ni Inday. Ito yung report noong March 23, 2024 sa PhilStar. 360 milyong nalugi sa gobyerno sa 19,000 GOSI students. Ito yung na-discovery po ni Senator Sherwin Gatsalian. Tinatayang 360 milyon ang nalugi sa gobyerno dahil sa mahigit 19,000 undocumented or GOSI students na nakatanggap ng voucher mula sa expanded government assistance to students and teachers in private education program ng DepEd. Ayon kay Senator Sherwin Gatsalian, chairman ng Senate Committee on Basic Education, sa pagdinig ng Senado, lumalabas na sinisingil ng mga pribadong eskwelahan ang gobyerno, gayong gawa namang wala namang naipakitang patunay o dokumento na nag-exist o tunay ang mga estudyante. Yeah, di ba niya, Mr. Marabillas, yung mga GOSI students, matagal na yon, 2016 pa. O nga po, during sa panahon ng administrasyon ng kanyang tatay, minana, mga kababayan ni Inday sa kanyang tatay. Yan po, batay sa investigasyon ng Commission on Audit, nasa 115 senior high school students beneficiaries noong school year 2016-2017, kinukonsidera nilang GOSI students matapos na dalawang beses silang nakakuha ng voucher sa loob ng isang taon. Ah, iba pa pala to. Noong 2016 to 2017, 115 lang, naging 19,000. Lumala, mga kababayan. Talaga niya, Mr. Marabillas, ang daming dapat ayusin si Senator Angara. Napakarami pong problema. Kaya sabi po ni Ferrer, Angara's new role as Education Secretary marks an era of renewed commitment and a strategic initiative for education in our nation. So napakataas ng expectation nila sa pagpasok po as DepEd Secretary ni Sunny Angara. So sabi po niya, Senator Angara's distinguished record of policy reforms and policy reforms underscores his unwavering dedication to advancing education. His tireless advocacy for increased budget allocations, enhanced teacher training programs, and substantial infrastructure development has addressed critical gaps and elevated the standard of education, sabi po niya. Eh, di ba niya, Mr. Marabillas, si Inday may distinguished record records din. Mayroon po sa police. Yung boxing. Ni Babli Nader yun. Yun ang distinguished records ni Inday. Sa edukasyon, wala man po nga. In-admit siya. In-admit niya mismo. Inamin niya mismo. Wala man niya kung ano. Ngayon, pag tinatanong po, medyo makakapahinga na ngayon sa mga budget hearing po para i-defend yung budget ng DepEd. Medyo makakapahinga na po si yung mga undersecretaries niya, si Pua. Kasi, siyempre, ang sasagot na mismo, alam na alam niya eh. Gamay niya. Pag tinanong para i-defend yung kanyang budget,
si Angara na mismo, yung sekretary na mismo, yung sasagot, hindi na yung Yusek. So sabi dyan, the DepEd community welcomed Angara's designation and said in a statement that they look forward to working with the new leadership as we continue our relentless pursuit towards improving the quality of basic education in the country. O ngayon, may maganda agad na balita si Senator Angara, incoming DepEd Secretary, para sa ating mga teachers. Ayan po, possibly daw ang increase sa sweldo ng ating mga teachers in the next few years. Pero anya, hindi man siya, no? The process, anya, will not be easy. Noting that not only about 1 million public school educators are asking for a pay raise, but also millions of other employees in government. Pero sabi niya, I am confident, anya, in the next few years, hindi ko lang alam kung this year or next year, pero magkakaroon ng pagtaas sa sweldo ng ating mga teachers. Medyo mahirap, anya, pero sabi niya, I am confident because every administration nagkakaroon ng pagtaas ng sweldo ng mga teachers. Ako ang tingin ko dito, sa loob ng termino ni Pangulong Marcos, magkakaroon po tayo ng pagtaas sa sweldo ng ating mga teachers. Kasi anya, nakikita ko, for example, yung mga nakukuha nilang mga loan, minsan natatali sila dyan ng matagal at minsan mataas ang interest. So pag-aralan natin, tapos kausapin natin yung ibang financial institutions ng gobyerno dahil may government service insurance system naman, may land bank, may SB Corp, sa Department of Trade and Industry, nagpapautang ng mura sa mga negosyante. So kunwari, meron silang investment, dapat meron din silang access dito at preferential treatment. Yan ang opinion ko, pero ayokong pangunahan dahil wala pa namang pag-uusap. Pero yun ang isa sa mga plano ko na ayusin natin yung kanilang benefits at saka yung access to loans. Things like that, very common yan. Nadidistract sila sa kanilang pagtuturo dahil ika nga, busy sila. Dahil sabi nga ng Pangulo, mayroong pamilya itong mga ito. So tama po, pag medyo gulo yung isip ng mga teachers kasi po, laging kapos sa sweldo, gastusin sa bahay, yung para din sa matrikula ng kanilang mga anak, hindi tuloy nakakapokus sa pagtuturo. So importante po talaga na madagdagan sila ng sweldo. At saka po, mga kababayan, may access sila to loans na pwede nilang magamit sa kung anong investments na makakatulong po sa kanilang income. Tama ba? O ngayon, idagdag ko na lang itong balita, mga kababayan. Kalalabas pala ngayon. Tumalo na yata si Tolentino. PDP senatorial bet reportedly to run under the admin slate. Because I knew. Tolentino sasali sa bagong Pilipinas slate. Senator Francis Tolentino, who reportedly endorsed by the Duterte-led PDP, Partido Democratico Pilipino, is reportedly to run under the Marcos administration senatorial slate for 2025 elections. Yan po si Tol. Nakita ko po doon sa nung Sunday sa konsyerto sa palasyo. Nandun si Tol. Ha? Kinamayan ko po. Kausap si Executive Secretary Lucas Bersamin, mga kababayan. Na-invite kasi tayo ng ating Pangulong Bongbong at ni First Lady Lisa Marcos na makisaya, mga kababayan, sa pag-honor sa ating mga health workers. Yun yung purpose nung konsyerto sa palasyo. At saka para maipromote din yung ating mga hindi pa kilalang mga magagaling na local artist. Pero niya, Mr. Maravillas, siniraan ng mga ng mga nausog, mga DDS vloggers. Kaya nga po si Tol Tolentino umalis na sa kanila. Hindi magustuhan. Walang nakikitang magandang future si Tol Tolentino, mga kababayan, sa nausog. Kaya ito na yung balita ngayon, mga kababayan. Sasama daw si Tol Tolentino sa bagong Pilipinas slate. So in abandonship ng tuluyan, mga kababayan, si Maudigs.
Ayan man lang po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.